Sang ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking tinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.
Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyo ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ibigin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umuibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihilingin, hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasalamatan natin ang ating mahal na Poon sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Palakpakan natin, mga kapatid, ang ating mahal na Poon. Mga kapatid, tayo ngayon ay Sabado sa unang linggo ng Kwaresma. At sa ating mga pagbasa ngayon,
narinig natin kung paano ba tayo maging mga totoong tagasunod ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno at ng ating Diyos Ama. Narinig natin sa unang pagbasa na mula sa aklat ng Deuteronomio ang pakikipagtipan ng Panginoong Diyos sa bayan ng Israel na ang Panginoong Diyos ang kanilang Diyos at sila ay maging sa Kanya, mga kapatid. Ibig sabihin, Siya ang magiging responsable sa kanila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan at ang kanilang gawin lamang ay sumunod sa Kanyang mga utos at makinig sa Kanya. Pero alam naman natin, mga kapatid, na ilang ulit na binali ng mga Hudyo ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos, ang kanilang pangako sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kanilang mga ninanais at hindi sa boses ng Panginoong Diyos. Kaya ilang ulit din silang itinaboy sa kanilang bayan at naging mga alipin ng mga dayuhang bayan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, mga kapatid, ang isa sa mga utos ng ating mahal na Poon sa atin. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating mga kaaway at ipagdasal ang nagmamalupit sa atin. At dito tayo dapat makilala na tayo ay mga anak ng Amang nasa langit. Ito, mga kapatid, ang isa sa mga paraan na tayo ay maging ganap gaya ng ating Amang nasa langit. Napakahirap ito, mga kapatid. Pero sabi nga ng ating Salmo, mapalad ang sinumang sumunod sa utos ng Diyos. Agape love ang tinutukoy sa pagmamahal na ito. Ang pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Unconditional love. Pagmamahal na hindi nag-e-expect ng kapalit, pero kusang binibigay. Kusang pinapadama kahit pa, lalo na sa mga taong umuusig sa atin. Ito ay posible lamang nating maisabuhay, mga kapatid, sa tulong ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kapag tayo ay bukas sa Kanyang pagmamahal, kapag totoo nating tinanggap ang pagmamahal ng ating Poon para sa atin, ang pagmamahal na ito ay kusang aapaw, mga kapatid. At aapaw ito patungo sa lahat ng mga taong ating makakasalamuha, pati na ang ating mga kaaway, ang mga taong umuusik at nakakasakit sa atin. Kaya ba natin ito, mga kapatid? Kaya yan, mga kapatid. Meron tayong maraming example nito. Ang ating mahal na Poon na kahit paman patuloy natin siyang sinasaktan dahil sa ating pagpili sa kasalanan, hindi niya pinagkakait sa atin ang kanyang pagmamahal at kapatawaran. Iba yan. Si Jesus man yan, di ba? Pero mga kapatid, nandyan din, no? Ang mga santo na bago sila naging santo, sila ay kagaya lang natin, mga ordinaryong tao. Pero sila ay ating naging huwaran ng totoong pagmamahal sa kanilang pagsasabuhay ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Si Blessed Isidore Bacanja, mga kapatid, ang martir ng Brown Scapular na mula sa Congo, sobra-sobrang pagmamalupit ang kanyang naranasan mula sa mga dayuhang nagpalakad sa mga plantasyon ng rubber kung saan siya nagtatrabaho. Takot kasi ang mga dayuhan noon na ang mga Kristiyano, no? Dahil sa mga Kristiyano, sila ang naging daan upang matutong magbasa at magsulat ang mga nitibo,
at matuto din ang mga nitibo na manindigan para sa kanilang karapatan at para sa kung ano ang tama. At dahil dito, galit na galit yung mga Belgian na sumasakop doon sa Congo, mga kapatid, no? Si Blessed Isidore Bacanja, no? Patuloy siyang nagtuturo, mga kapatid, tungkol sa magandang balita ng ating puon, no? At ayaw niya talaga alisin ang kanyang brown scapular na mahigpit niyang pinaniniwalaan na nagmula sa damit ng ating mahal na ina, na idinamit sa kanya ng mahal na ina bilang tanda ng proteksyon at pagmamahal ng ina. Sa galit ng administrator ng plantasyon, mga kapatid, nilatigo siya 100 beses, tapos ginapo sa poste ng halos 24 oras sa isang araw, ng ilang araw, mga kapatid, sa ilalim ng sobrang init ng araw at sa lamig ng gabi. Siya ay nakaeskapo, pero nagnanaknak na ang kanyang mga sugat. Siya ay inalagaan ng mga misyonero, pero hindi talaga nakaya. Eventually, siya ay pumanaw. Pero bago siya pumanaw, ang sabi niya, ipagdasal niya ng maigi ang gumawa niyon sa kanya kapag nasa langit na siya. Pagpapatawad, mga kapatid. Ganoon din ang nangyari kay San Tito Bransma, ang patron ng mga Karmelita dito sa Pilipinas. Isang beses, naiwan niya ang kanyang salamin sa kanyang kulungan, kaya binalikan niya ito. Timing, mga kapatid, oras na ng roll call nila ng mga preso. Kaya nung pabalik na siya para pumila sa roll call, late na siya na nakita ng late na siya, mga kapatid, no? At nakita siya ng isa sa mga gwardiya na Nazi, mga kapatid. At ang ginawa ng gwardiya sa kanya, 60 years old, sakitin, napakapayat, mga kapatid. Ang ginawa sa kanya, pinag-aapak-apakan siya ng gwardiya na may suot ng napakabigat na bota. Hindi na nakatayo si Titus, kaya ang ginawa niya, dahan-dahan siyang gumapang pabalik sa kanyang selda habang patuloy ang pagtadyak sa kanya ng sundalong gwardiya. Kinaumagahan, mga kapatid, nagkita sila ulit ng gwardiya at ito'y kanyang binati. Sabi nga ng mga nakakita, mga kapatid, para siyang bumati ng isang kaibigang matagal na niyang hindi nakita. Pagpapatawad, mga kapatid. Pagpapatawad na nagmula sa pagmamahal na ating natanggap sa ating mahal na puon. Sa pagpatuloy natin sa ating banal na misa, ipagdasal natin sa ating mahal na puon, mga kapatid, na hari nawa tayo ay magkaroon ng pusong umaapaw ng pagmamahal ng Diyos para sa atin, nang tayo din ay magkakaroon ng lakas na mahalin ang mga taong patuloy na naging sanhi ng sakit at puot sa ating mga puso. Hari nawa. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama, na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo.
Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. At inawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, at nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang dala ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, tumihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan,
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ng lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, ang ina ng Diyos. Nang kabiyak na puso ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San at ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kirarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Linisin mo, ugas.
Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hinirang sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,